Napilitan ka lang nun eh. Kasi kailangan ng racket. Safe lang ako pag yung project nandun si Kara, pero pag wala si Kara, bugbog ako. Oo, dahil pinag-atakpan ko. Pinag-galing. Quezon City ang naman ni Chester. Wala nga, hindi ako naging dun. So, mali niya. Oo. Sige, balik mo na mali. Mali. Eto, dapat pares tayo dito. Tatanungin mo ako, tatanungin ko rin to sa'yo, ha? Sige. Aling dito ang hindi ko kinita ever sa kahit ano kong trabaho? Hello mga te! Ayan, nagbabalik na naman po ako sa panibagong edisyon ng Two Truths and a Lie. Siyempre, kasama ang nag-iisang gandang Kara! Hi! Pabebe! Pabebe, palibang nakakalabas na ng itbulaga, no? Hindi na ubos yung energy. Sobrang pagod na pagod kasi ako buong araw. Parang lagi kang pagod lately. Oo, mayamang ka na. Ano? Wala mo lang. Oo nga pala. Pero iyayamang ka ulit. Anyway, dahil napanood ko kasi sa Itbulaga, sobrang proud ako sa kanya, hindi lang ako nakasama. Oo nga, kinasama ko siya noon eh. Nanood ako noon sa work. Anyway, maglalaro po ulit kami ng Two Truths and a Lie na inaabangan nyo. Dahil di ba last time ang category namin labo-labo, nung una namin itong ginawa. So no general knowledge, ngayon ang next category natin ay? Ay ano? Career, trabaho, and all. Diyan naman natin subukin. Career, okay, sige. Mga naging trabaho mo, yung mga pangarap mong gawin, mga napuntahan mo. Basta anything related about it na wag mo lang akong dadayain kasi sure naman akong alam ko yan lahat sa'yo. Okay. Oh, syempre, sige, ikaw muna. Ah, gano'n? O, sige. Then, magpatubo-topic tayo. Sige. Ang punishment pa rin natin, alam mo na, kalbuhan ulit, hilan mo. Okay. Okay, ready? Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Oh, panalo ka, muna ka. Hindi panalo nga ako, so ikaw mauuna. Ah, okay. Sige, sige, sige. Oh, sige. Two truths and a lie. Ang mga... ibon. Ang hirap na nga. Lumilip pa. Ang hirap nga, kaya pala niya ako pinauna. O, di ba ang hirap? Oo, sige. Two truths and a lie. Saang city, sa mga sasabihin ko, ang hindi ako nagtrabaho? Okay. Okay. Caloocan City, Quezon City, and Manila. Caloocan. Caloocan? Doon ka hindi nag-work. Hmm? Oo, oh, tama ka. Oh, hila na, hila na. Hila na. Kasi dahil din na mahulaan. Bakit? Na, sa Cusick ah, sa Makati. Ano na iba? Kahit wala akong sinabing Makati, Manila yung sinabi ko. Not listening, not paying attention. Sorry na, lutang po. Alam niyo, malungkot po talaga siya dahil gutom na naman siya. At maglalabas po siya ng mga lakas niya ngayon. Correct. Kaya sad siya, pinapasaya. Oh, ikaw na. Two truths and a lie. Okay. Ano ang hindi ko naging trabaho dati? Shucks. Pati ikaw, di mo rin alam. Okay. Naging drummer ng banda. Naging voiceover sa commercials. At naging singer sa mga jingle. Di, ang dali-dali mo ng mga anuhan. Bakit? Eh, hindi mo naging trabaho, naging drummer ng banda. Naging drummer ako. Huwag kang sinungaling. Naging drummer ako. So ano, walang dahil line? Dahil nung hindi dumating yung drummer noon, gumanon-ganon lang ako, pero hindi pa start. Ang pagkadaya mo, mali pa din. Kaya pero nakahawak ako ng drummer. Oh, pero, so ano walang license sinabi mo? Ano ba yan? Kaya alam mo kung ba't ba't ako naniwala ng drummer? Wala namang coordination eh. Eh yung drummer, kailangan yung coordination mo dun eh. Ganun ba? Oo. Sige na nga. Okay, okay, okay. Ito. Okay. Two truths and a lie. Alin sa mga to ang hindi ko naging kumpanya? Okay. Okay. Teletech. Call center yon. Oo. World Bank at saka PWU. Ang hindi mo naging company. World Bank. Mali. Bakit? Hala, bakit? Ang hindi ko naging company yung Teletech na call center. Hindi ko nag-call center ka? Nag-call center ako pero sa Xerox. Yung account namin Apple. Ganun, and shout out dun sa mga Ano ba yan? Kaya kailangan kita butakan kasi mauta ka. Nagtrabaho ako sa World Bank, remember? Yung doon pa nga kayo nakatira sa Hait. Tapos pinapalipad mo kasi akala mo sa putyo-putyo lang ako hindi nagtatrabaho. Hindi ko na maalala. Kasi ilang taon na. Lagi lang hindi makaalala. Siyempre, PWU, yung nag-work ako, di ba? Oo nga pala. Oo, oo. Ang galing ko, no? Nautakan na kita. Ano ba yan? So, kailangan mautakan mo din ako. Okay. Ay, hirap. O, sige. Alin dito ang kasinungalingan na pangarap ko? Lahat. Wala pa, okay. Pangarap kong maging dancer. Pangarap kong maging singer. Pangarap kong maging editor. Ay, shit. Ang tricky na ito. Mm-hmm.
ang lie doon ay ang... Oh my God! Alin doon ang hindi ko talaga pangarap? Ang maging singer. Mali. Ang maging dancer. Kaya ko kasi inutakan mo lang ako. Hindi. Kasi... Hilig, mas gusto ko talagang sumayaw kaysa sa kumakanta kasi nakaka-enjoy siya. Pero hindi ko pinangarap maging dancer kasi ang hirap. Diba, ang hirap magkabisa doon ng steps. Pero gusto ko lang na sumasayaw. Torn ako doon hindi sa dancer. Hindi sa pangarap. Kumbaga hilig. Iba ang hilig mo, sa pangarap. Kita mo, napaka-mautak mo. Iba ang hilig sa pangarap. Sa pangarap mo maging editor? Oo, pangarap oo, ko din. Sa bagay. Kasi ngayon, sa YouTube tayo naman nag-i-edit nito eh. So pangarap ko din siya. Okay. Kaya niya na-enjoy ang YouTube dahil sa pag-i-edit. At saka diba, nung ano tayo, nung magkaklase tayo sa home arts, nga pala. Kunuha ko dyan, dun sa advertising ko sa inyo. Ito po yun, papakita ko sa inyo. Yung ginawa kong commercial, yung Cow White. Dati, nognog ako sa kaitiman, kaya walang pumapansin sa akin. Until I've tried Cow White. Cow White, para sa kaputiang nakakasilaw. Ikaw, anong gamit mo? Ako nag-edit mo. Oo, digicam pa po yung oo nga pala. Oo, kaya pangarap ko talaga. Oo nga pala. Tapos yung, ano, tinanak ni Aurora, kami nila Maxim. Oo. Diba? Mahilig din ako mag-edit. Mahilig siya, pati picture niya, mahilig po siya mag-edit. Mag-adobe, diba? Mag-adobe, grabe. Nililiquify ko yan dati. Uso pa dati yung Adobe, diba? Oo. Ngayon kasi ano na, filter niya. Ang galing, kaya niya kung ganunin yung chan niya, tsaka yung mukha niya, ipapalit niya sa mga artista. Oo, pinapalitan ko yung mga mukha ng artista sa ako ilalagay ko. Alam, pinauto mo sa akin, nasa gimmickan siya, si Gerald Anderson, kasama niya. Malaman lang ako, edited pala yun. Uy, kasama ko talaga si Gerald. Ano edited? Kasi sabi mo dyan. Kasama mo talaga siya dun? Alam ko na in-edit mo. Alin? Mukha yung Dieter Ocabo. Oo. Tama. Tapos bilang ako yung almirang utu-uto, aliw na aliw pa ako talaga din. Tapos nung nakita ko, iba yung kulay ng mukha dito sa leg. Kung walang hiya ka, nag-iisahan mo ako. Oo. Tama. Okay, ito. Alin sa mga to ang hindi ko naging trabaho? Sige. Ang maging barker ng kotse. Ang maging yaya ng mga bata. Aha. Uh-huh. At magtrabaho sa car wash. Alin dyan ang hindi ko naging trabaho? Ang magtrabaho sa car wash. Huh? Tagal ah. Yeah. Oh, tinamo yun. Bakit mo nalaman? Eh kasi parang imposible na mag-car wash ka. Eh yung barker, mas makatotohanan kasi maingay ka. Pero... Bali, ano ganito? Ano ba? Hindi yun yung tinutukoy kong barker. Anong barker na? Ay, hindi ako pala mali. Yung naggaganon ng sakyan, yung atras pa, usod pa. Ah, yung nagtatapik, yung naggaganon, tsaka yung mga dito yung parker. Oh, yun nga. Oo. Ngayon, barker, o, di. Akala ko sasabihin mo, car wash, kasi tamad ka. Imposible mag-car wash ka. Kasi parang hindi ko na-imagine nagka-car wash. Sa bagay. Oo, hindi. Pero nagyaya ako ng mga bata, di ba? Kaya mahilig po ako sa mga bata. Sa Dubai, ay hindi, kahit nung 16 ako noon eh. Nirakit ko yun. Kaya, after so many years, nakita ko yung alaga ko dati. Ano na siya, te? College na siya. Tapos ang gwapo niya. Alam mo, ang ooy, pero naiyak ako nung nakita ko siya. Bakit? Dahil malaki na siya. Nung bata siya, ako yung nag-alaga sa kanya. Kaya alam mo, yung kung may mga yaya kayo, or yung mga nag-aalaga sa inyo, mahalin niyo po sila ng sobra-sobra. Kasi alam niyo, 10 times yung pagmamahal na binibigay nila. Tapos mga nanay, syempre hindi ka nga nila dugo, kadugo, pero mahal. Nakita ko siya talaga, te, naiyak ako. Pero, talaga? Oo, pero ano na ako nung naka-LL. Parang nahiya ako sa kanya, hindi, pero ayun. So, ayun na nga. Okay. So, ako ikaw, naman. Oo. Alin dito ang pinakaayaw kong gawing trabaho? Mag-DJ, mag-stage play, at kumanta. Kaya ang hirap! Tinitricky mo ako! Siyempre. Anong pinakaayaw kong trabaho? 4. Mag-stage play! Huwag kang magsisinungaling. Alam mo kung bakit? Ano ba yun? Tamad ka magkabisado ng script. Tama! Oo, kasi kinakabisado dun eh. Tamad siya magkabisado. Side pa nagaganap, di ba? Eh, pag nakalimutan ng patay ka. Kahit nung college na dinadaya, di ba yung script nakatagong ganun sa ilalim? Oo, di ba? Pero gusto niya umacting. Oo, gusto ko umacting, pero parang nakatamad magkabisado. Okay. Dati nag-stage play nga kami, Samson and Delilah, nakalimutan ko yung nasabihin ko eh. Paulit-ulit lang ako, Samson! Oh, why Samson? Tapos may nag-aano sa may cortina. Next line, gumaganon siya. Saan sabi mo ulit? Samson ulit. Hindi, sinusunod ko yung next line. Diba? Hindi, sobrang hina po ng memory niya. Oo, nakakalimutan ko agad. Parang wala siyang focus. Kasi alam nyo ba, nung may PE class kami, nung badminton class namin, nakatago dito yung headset niya lagi, tapos nakasantosan kami. Di ba, ako yung inag-umpire-umpire ka, dinidikta ko sa kanya, o, te, sabi mo, 4-2. Ano, te, gaganon pa siya, 4-2.
Ganon, tapos nakatago ako sa mga likod ng puno, tapos sasabihin ko sa kanya, sobrang hina ng memory niya. Bakit? Dahil sa anesthesia. Siguro nga. Oo. Alin dito ang trabahong least kong nagustuhan sa mga naging trabaho ko, least okay, kong nagustuhan. Okay. Nagsulat ng script sa dubbing, yung nagsulat ng script sa radyo, at yung pag-YouTube. Sa dubbing. Sa dubbing? Oo, script sa dubbing. Bakit? Napilitan ka lang nun eh. Kasi kailangan ng racket. Kaya nga, di ba, hindi sync. Yung iba. Di ba? Nilaig mo walang harap para. Oo, alam. Alam, magigilagilo ko sa kanya. Walang hiya ka, yung iba. Nagpipretend lang ako na kunyari, sabi ng director, oh, wala nang line. Ay, hindi po, meron pa po. Ako na nagudugtong para nasa ako nasa pabila ko ng director, nag-ano ako. Pero pag ibang dubber na yun, wala na po. Si Cara talaga, pagkatapos paglabas niya ng butsa, sabi niya, te, isang bloke yung wala. May kulang, te. Mahirap po mag-script sa dubbing. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi lang siya basta tinatranslate eh. Sasabihin mo din na pag may huminto, hinto ka din. Tapos, kailangan ikaw mismo na scriptwriter, dubber ka din. Correct. Yun ang the best. Ang tagal kong natutunan. Mahirap kapag hindi ka dubber kasi pag dubber ka, sinasabihin mo din habang nag-script ka. Nag-script ka ba? Magadab ka habang binabasa mo yung mga linya. Kailangan binibigkas mo kasi kapag sumutak mo lang, hindi mo masasakto. Dito, sus, pag natapat ka pa sa mga Korean na ano, yung andadal nila. Ang hirap. Kaya pinakamahirap mag-script sa dubbing. Safe lang ako pag yung project nandun si Cara, pero pag wala si Cara, bugo ka. Oo, dahil pinagtatakpan ko. Oo, pinagtatanggol niya ako. Te, pero te, aminin mo naman, niratrat naman ako ng director na 7 script lagi, kada ano. Oh, grabe. So pagkatapos ng 7, tapos yung sweldo ko nun, ang increase lang. Na siya. Ang increase ko nun, pa 100. So, yun kasi yung una niya nga. Oo, yun yung natutunan. Yun yung script. Script ko, tapos nagsimula talaga ako sa baba. Tapos hindi ko talaga kayo yung 7 episode sa isang ano, na yung normal pala, 4 lang. Hindi, alam mo, kahit ako, tinry ko mag-script, mahirap talaga siya. Nakakapulga ng utak, ang hirap. Mas sabi ko, magadab na lang ako kaysa mag-script, ang hirap. Oo, ikaw. Okay. Aling lugar sa mga babanggitin ko ang hindi ako tumugtog bilang banda? Tumugtog o kumanta? Yun, kumanta. Pero nag-perform. Hindi nag-gig. Okay, hindi ako nag-gig. Oh. Okay, number 1, Malate. Number 2, Valenzuela. Number 3, Caloocan. Yung number 3 yan. Nahirapan ka mag-isip. Ano? Yung Caloocan. Mali. Bakit mali? Aray ko! Bakit naging mali? Lovaliches. Doon kami nakatira dati sa Lovaliches. Doon kami nagigaling. Quezon City ang Lovaliches din. Wala nga, hindi ako nag-gig doon. Sa Mali nga. Oo. Sige, balik mo na Mali. Mali. Kasi madalas kami nag-gig dyan sa Malate. Malate, tapos, oo. Tapos Caloocan din. Once lang. Okay. Eto, dapat pares tayo dito. Tatanungin mo ako, tatanungin ko rin to sa'yo, ha? Sige. Aling dito ang hindi ko kinita ever sa kahit ano kong trabaho? Amount to, ha? 30,000. Okay. 1,000. At saka 70,000. So, hindi ko na po sasabihin kung ano-ano mga trabaho. Alin doon ang hindi ko kinita? Like, 1,000. Hindi siya binayad sa akin. 1,000. Ha? 1,000. Bakit? Ano yun? Kung may 1,000. Mali ka. Ay, alin ano ba? Mo ba, te? Yun lang yung bayad sa akin nung nagyayaya ako. 1,000 a month ang sweldo ko. Pesos? Mm-mm. Ano dollars? Eh, di umamal ako. 1,000 pesos? Mm. Ano yun ako nun? Oo, te. Hinikwento ko to sa'yo dati, di mo ako pinapansin. Baka kalimutan ko lang. Oo, di ba 16 ako nun, tapos ang bata ko pa, tapos libre naman ako ng tirahan, tapos pinapatrain ako ng badminton. So, alam din yung hindi totoo? Alin? Yung 70 o 30? Yung 70. Oo, oh, talaga? Yung 30,000, halos ganun yung kinita ko sa Dubai. Sinweldo ko, close to that. Okay, so ako naman, sige. Oh. Ay, shit, ready na siya. Oh my God! Alin dito yung hindi ko kinita sa pagtatrabaho? Okay. So, nahirapan na din siya. Sa dami ng pera niya. Grabe. Sana nga, no? Wala nang pera. 12,000, 30,000, 250. Okay. Yung 30,000, kinikita mo yan sa Love Radio sa mga endorsements. Mali. Teka, iniisa-isa ko pa. Oh, sige. So, yung 12,000 ang sagot. Diba yun yung sweldo ko sa dati? Okay. Nakakaalaman na po. Lahat naman. Ganun sa sweldo. O, diba? So, alin yung totoo? Yung 30. Bakit? Hello, nakita ko yung cheque mo. Pakalat-kalat dati, may 30 ka. Cheque? Yung mga endorsements. 35 kasi. Oh, hello, ang yaman mo pala. Kumikita ka pala ng 250,000. Dati pa to, pero yun nga. Tapos kumita ako ng 250. Mm-hmm. 250 pesos ha, hindi 250,000 ha. Ah, talaga? Akala ko kasi 1,000 yun. 250? Hindi. 250 pesos. Ang unang kinita sa pagbabanda.
Yun yung unang-una kong sweldo, 250. Ano yung sa buong gabi? O yung mas maliit pa ako sa'yo, kung 1,000 eh. Ito isang buwan yun, te. Pero ako parang nakatira ka naman doon. Ako sa isang gabi na puyat ako. Hanggang 4 a.m. kami nagbabanda. 16 pa lang ako nagbabanda na ako noon. 250 lang? Wala ka pa sa minimum? Oo, so anong maling sagot ko? Yung 30,000? Yung 30, okay. Kasi 35. Ako, bakit? Bata ko. O, diba? Oo. Ayun, so lahat nagsa-start talaga sa maliit. So huwag kayong panginaan. Correct. Oh. Alam mo, naalala ko tuloy. Din ako sa ganyan. Correct. Naalala ko tuloy yung kwento mo sa akin. Yung sabi mo dati, kata sumisulo ka, bibili ka lang pala sa isang baso. Oo. Plato. Naalala Chara. Ko. Alam mo, naalala ko yung mga kwento mo ganyan. Truth. Oo. So alam niyo naman, ang gandang Tara, bago niyo naman na-reach yung na-reach niya, or kahit naman ako nang galing po talaga kami sa baba. Mm-hmm. Alam mo, sabi ko nga eh, kinikwento ko to dati, siguro nababanggit ko to sa ibang mga vlogs dati, nung mga time na ano, pagkakanta siya, sinasama niya ako. Tapos pag may order na pagkain, hindi namin ginagalaw. Kasi iti-take out. Oh, tapos hinahati niya sa mga kapatid ko dun sa amin, tapos hinahati dun sa bahay nila. May mga ganung moments talaga. Oo, kaya sa mga nanunujaw kayo mawala ng pag-asa, susundin na kayo magti-take out. Hindi na kayo maghahati sa take out. Correct. Yes, so ayun na nga po, yun ang ating 2 Truths and 1 Lie Career Goals Edition. Siyempre, maraming salamat. Gandang Kara! Thank you so much! Ayan. Oh, i-promote mo na yung pangmalakasan yung concert. I'm excited. Nga. Concert po namin sa May 2. Saturday po yan, 7 p.m. sa SM North Sky Dome. At excited ako! Please, bilhin na po kayo ng ticket na sa ticketnet.com. Yan po yung online. Pero mas mura pong bumili ng ticket sa mga SM outlets or Robinson's Galleria, ganyan. Ano ang abangan nila sa concert nyo ngayon? Yung wala dun sa dati. Pero yung concert nila dati, jam-pack ha, blockbuster. Ano? Mas up close and personal. Itong concert na pangalawa, mas up close. Oh my God, nakaka-excite. So, panoorin po natin lahat yan. Magkita-kita po tayo doon dahil magpo-pompoms po ako doon yung pag-cheer sa kanya. Yes, siyempre, last concert, yan. Wala ako eh. So, ngayon, babawi po tayo. So, ayun na nga po tayo. Ang masasabi ko lang ay gawin nyo nga po ito kasama ninyo mga BFFs, close friends, para ma-refresh yung mga memories nyo. Yes. And magkaalaman, diba? Tsaka minsan kasi habang tumatanda, nagkakalimutan, masarap balikan yung mga dati. Kaya naman, gawin nyo itong 2 Truths and 1 Lie na ganitong edition namin. So, maraming salamat po. Abangan nyo pa po ibang videos namin. Kaya huwag nyo kalimutan i-follow si Gandang Kara! Yes. Instagram and YouTube. Yon! Facebook na rin. Ang lakang Twitter, no? Wala na. Toxic eh. Yon, at syempre ako po, huwag niyo makalimutan yung subscribe sa channel ko, Almira Shield. Facebook page, Instagram. May Twitter po ako, Almira_Shield. Maraming salamat po. This is Miss Saying Spread Kindness! Bye! Bye!